Congratulations. Isa naman naman sa mga plano mong natupad. My brother Bart and our future boss are now officially a couple. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang magiging head ng ating foundation, my sister, Miss Yanny Ramirez. Lahat ng pamilya na inilagay niya na dito, babaksak lang ang kumpanya ko. Patay ka na. Kaya hindi mo na concern ko na mangyari sa kumpanyang to. Pabayaan mo na yung sinababi. Eh, nakita ko kung paano pakinabangan ang ingratong yun. Ang lahat ang pinahirapan ko, parang tumama sa loto. The nerve! Alam niyo, pare, idol ko talaga si Sir Bart. Galing dumiskarte. Sinabi mo pa, dati brother of president lang yan. Ngayon, shota of owner na. Eh, para siya nakasandal sa pader. Teka. Pare, kayo na maging pogi. Ha? Ang pangit yung kasing dalawa eh. Ano kayong sasabihin ni Madam Ana kapag nalaman niya na, na nangyayari yung ganito? Alam mo, Madam, kung meron kang dapat intindihin dito, si Jessica yun. You're right. Tsaka kung magkakatuloy sila ni Bart, ano na ang magiging IQ ng anak nila? Eh, pareha silang walang utak. At yun ang future owner ng kumpanya ko? Oh, no. Madam, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. So what's your point? Obviously, nilaloko nitong si Bart, si Jessica. Tulungan mo. Di ba pamangkin mo yun? But why? Until namatay ako, hindi ko siya nakilala. Besides, hindi naman siya kasama sa listahan ko para tulungan ko. At yung ganun na lang yun. Alam mo na na niloloko yung pamangkin mo. Wala kang gagawin, dead ma ka lang. Sophia, mamanahin niya na ang kumpanya ko. Sobra-sobra na yata ang tulong yun. Abuso na yata kung pati love life niya. Problemahin ko pa. Okay, fine. Sige, kung kaya mo siya tulungan, ako na lang. Ililigtas ko si Jessica kay Bart Ramirez. Oh. Ba't ganyan ka makatingin? Hoy, ikaw ah. Sige, subukan mo lang. Subukan mo lang na sabihin na nagsiselos ako at may gusto ko dyan sa Bart na yan. Subukan mo lang talaga. You know what? Everything's falling into place. I have Sophia, a marketing expert who's doing a great job for our company. And I have Yanny. I also have Bart who's going to marry Jessica someday. Kaya itong kumpanyan to, lalago na lang ng lalago. At kahit kailan, hindi na mawawala sa akin. And it gets better, hon. Remember the Grande Group of Companies? Yeah. Gusto nila mag-invest sa atin. Naghahanap sila ng line of educational toys na gagamitin sa advocacies nila. And just when I thought, this day couldn't get any better. I'm sorry. Nakalimutan ko. I have you. You truly are my lucky charm. I love you, Miranda. I love you too, hon. Umalis na si Jessica. Yan, anong gagawin ko? Paano ko yung papawin sa kanya? Kuya, please not now. Please. What? What do you mean, not now? Problemado ka. Problemado din ako. We're both trapped in this wonderful world of Bobbyland. Hindi tayo dapat magkausap. Just, you know what? Go. Yanny, Yanny, ano ba? Kuya, I love you. And any other day, makikinig ako sa kakornihan mo sa buhay. But for right now, I really just need to be left alone. Please. Okay. Umalis na pala ulit si na Ana at Ate Sophia mo. Opo, Tay. Pabod ng opisina po. Halos walang tulog po, Tay. Kawawa naman po sila. Baka magkasakit. Siguro, may mission ulit sila.
alam mo, talagang kailangan ni Anna na magmadali. 100 araw lang ang meron siya. Ano naman po kaya yung show nila dun? Sana po makatulong tayo. Kung kailangan nila ng tulong, magsasabi sila, anak. At hindi natin ipagkakait ang tulong ngayon. Ha? Sige, kain na. Kuya? You did well, Bart. You did very well. We need to talk. What's going on? Look, there's been a big misunderstanding. Nagkamali ng assumption si Jessica. The truth is, hindi pa kami. Teka. Anong gusto mong mangyari? We need to explain to her. Kailangan natin sabihin sa kanyang totoo na hindi ko siya girlfriend. Bart, nasisira ka na ba ng ulo? In-announce natin yung relasyon ninyo sa lahat. Ngayon gusto mo ipahiya yung future owner ng kumpanyang to? Eh, hindi naman sa ganun. Kaso lang... Bart! Ito yung original na plano natin. So kung nagkamali siya ng assumption, then fine. Pero ang importante, nakuha mo si Jessica. Natupad mo yung inutos ko sa'yo. Bart, you did very well. And I'm proud of you. Bart, wait. Dito ko na lang muna. Kailangan ko kayo kausapin ni Sophia. Wow! Nax naman, madam. Ang ganda-ganda mo sa picture, oh. Astig yung picture mo, ah. Parang panakot sa daga. Hindi. O yeah, class na class ka dyan. Ang ganda mo pala, ah. Hoy! Bakit? Okay ka lang? Sophia, alam mo ba kung ano ang mga laruan na ito? Ito ang mga unang laruan na ginawa ng kumpanya ko. These are the toys that define this company. Ito ang naglagay sa akin at sa kumpanya ko sa mapa ng toy industry sa mundo. Yan si Bergy, the talking bear. Ito naman ang Mack Truck, the backyard builders. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ito. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Si Princess Emerald. The first female toy action figure in Asia. Kung ang Mattel may Barbie, ako may Princess Emerald. Oo nga, madam. Alam mo, alam ko yung laruan yan eh. Kasi dati yung mga kaklase ko, meron sila niyan. Ingit nga ako eh. Kung makakapagsalita lang lahat ng mga laruan ito, ikukwento nila kung paano ko napalago ang isang maliit na distribution company ng toys dito sa third world country tulad ng Pilipinas para maging isa sa pinakamalaking toy manufacturing corporation sa buong mundo. Lahat ng ito dahil sa akin. I made it all by myself, Sophia. Tapos, ngayon, bigla na lang mapupunta ang lahat sa isang ingratong katulad ni Bobby. Madam, pinag-usapan na natin to, hindi ba? Wala ka nang pakialam dun. Tsaka isa pa, hindi mo madadala ang pera mo sa langit. It's not about the money, Sophia. It's about the passion, the life's work na binuhos ko dito sa kumpanyang ito. Nandito ang buong buhay ko. Ako ang kumpanyang ito. Tapos mapupunta lang dyan sa Bobby niyan. Isang taong hindi deserving sa binigay ko sa kanyang atensyon at pagtitiwala.
Napakahirap tanggapin. Hello? Yes. Okay. Thank you. Bye. Madam, o paano ba yan? Pinapupunta ako ni Bobby sa opisina niya. Ano, okay ka lang dito? Come in. Come in. Sophia. Hi. Hi, sir. Hi, Miranda. Take a seat. Thank you. Okay, here's the situation. Miranda here has found a new investor for our company. Mm-hmm. The Grande Group of Companies, to be exact. I'm sure you've heard about them. The Grande Group of Companies. Of course. The Grande Group of Companies ay isang multinational corporation na recently ay nagbigay ng malaking donation para sa isang free housing program ng gobyerno. Word is, naghahanap sila ngayon ng ibang CSR outlets para sa foundation nila. As usual, you're one step ahead of us, Sophia. Pero ang talagang good news, Han. Interesado silang mag-sponsor ng isang line of toys for distribution sa mga outreach communities nila. At tayo ang napili nilang manufacturer. Hmm. So, kailangan, you need to work together with Bart for the proposal for them. Work together? Kami? Yeah. Is there a problem, Sophia? Wala naman, no problem. Good. Bart, are you okay with that? Yeah. I'm okay with that. Very good. So, pumili kayo ng existing toy line natin and make a presentation for it as an educational toy. Okay? Well, you're the marketing expert. Anong gagawin natin dito? Simple lang naman ang instruction ng kuya mo sa atin eh. Pipiliin natin ang mga laruan na nandito, ipepresent natin as an educational toy para makapasok tayo sa advocacy nila. So pepekein natin ang laro na ito. Make it look like something that it's not. Ipapalabas natin ang educational toy siya kahit hindi naman pala. Parang ganun. Huh. So kumbaga sa tao, magpapanggap ito na iba sa totoo niyang pagkatao para lang makuha ang isang account or trabaho? Oo. Something like that. Di ba parang mali? Parang unethical ang gawin ito? Ikaw, sa tingin mo? Medyo. Alam mo, Bart, para lang yung ano eh, panliligaw ng lalaki sa isang babae. Aakitin niya ang babae, papalabasin niya na gusto niya ito, kahit hindi naman niya mahal, para lang makuha niya yung ibang gusto niya. Hello, Sophia. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Tungkol pa rin ba yan sa laruan? Well, that depends. Ang panliligaw ay para din pag-a-apply sa trabaho. May mga tao dyan na tinadayang laman ng resume nila para lang matanggap. Alam mo, mga incompetent lang ang gumagawa ng ganun. Sophia, can I get this over with? May mga mission pa akong gagawin. Pero ha, kahit na incompetent, yung mga wala namang alam, natatanggap sa trabaho. Basta may kamag-anak na bumaback up sa kanila. Sila, totoong pagkatao nilang ginamit nila. Hindi sila nagpapanggap. Hindi nga nagpapanggap. Nanggagamit naman ng iba para maabot ang ambisyon nila. Kasi hodang makasakit ng damdamin ng ibang tao, makaangat lang sa buhay.
Well, hindi ako naglagay ng maling address ko sa resume ko. Sophia, paano niya nalaman na mali ang address mo sa resume? Unless... Pinuntahan mo ang address ko sa resume? Yes, I did. At nalaman ko rin doon na mali ang address na linigay mo sa resume mo. So, sino ka ba talaga? Saan ka ba talaga nakatira, Sophia? Sabihin mo, sinadya mong maling address ang inilagay mo doon. Mali talaga yung address na nilagay ko doon. Para protektahan ang sarili ko sa mga masasamang tao. Kagaya mo. So you admit it, na mali ang impormasyon na linigay mo sa resume mo? Oo, inaamin ko. Anong gagawin mo? Fire me? Wait. Eh, hindi naman ikaw ang boss ko eh. Bakit ba magpapaliwanag ako sa'yo? Dahil baka mabuko tayo. Hindi lang yun. Dahil mukhang hindi lang ikaw ang interesado sa kanya. Mukhang siya rin interesado sa'yo. Hoy, madam, ah. Tama na. Tigilan mo na yan. Yan ka na naman, eh. Fine. Nagpapaalala lang. By the way, tapos na nga pala itong presentation for the grand group. Ha? Ganun kabilis? Oo. Kaya pwede ko na itong i-print. Oh, bakit umaandar to? Hindi ba ikaw nag-on? Ha? Hindi ah! Elevator girl na sinisante mo sa pagkasekretarya. Ito ang susunodin natin. Eh, anong kasalanan ko dyan? Buti nga may trabaho pa siya hanggang ngayon. Ano ba, madam? Gusto mo bang mabawasan ang mga listahan mo? O ayaw mo? Eh, di akyat na naman tayo. Ano pa nga ba? Tara na. Ma'am, anong floor kayo ulit? Ma'am? Sana kitang kausapin. Ma'am, bakit po? May kasalanan po ba ako? Sabi mo, sekretarya ka dati ni Madam Anna, right? Ibig sabihin, nakatapos ka ng kurso sa kuleyo. O, ganun naman pala eh. Bakit nagtsatsaga ka maging elevator girl? Pwede ka naman mag-apply ng ibang trabaho, ah. Nako, pasensya na ka na sa kapatid ko, ha? Medyo madaldal talaga yan, eh. Pero oo nga, bakit nagtsatsaga ka dito sa elevator na to kung minatapos ka naman? Kasi ma'am, sabi po ni Madam Anna, dito lang ako bagay. Yun lang ang dahilan? Opinion lang ni Madam yun. Paano kung mali siya? Hindi mo dapat ikulong ang sarili mo sa trabahong to dahil sa sinabi lang ng isang tao. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang kaya at hindi mo kayang gawin. Sayang naman ang natapos mo kung buong maghapon ka lang magkukulong sa elevator na to. May mas magandang buhay na naghihintay sa'yo. Ma'am, I don't understand. Ba't niyo ginagawa to? Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo noon. Dati tumigil din akong mangarap. Pero may isang mabuting tao na nakapagpaunawa sa'kin na hindi dapat tumigil yun. Kailangan kung may gusto ka, gusto mong abutin, abutin mo, pagsikapan mo. Hindi dapat na nakukontento ka lang sa ibibigay ng ibang tao. Kung may gusto ka, sunggaban mo. You owe it to yourself. At nung sinunod niyo yung taong yun, eto na kayo. Isa sa pinakarespetadong tao sa toy industry. Yes. At yung ginawang kabutihan sa akin, ibinabahagi ko sa'yo. Kumbaga, pay it forward. Siya nga pala, may opening sa purchasing department? Baka gusto mo mag-apply. Ma'am, kaya ko kaya to? You tell me.
Kaya mo ba? I think so. Alam mo kasi, patay na si Madam Anna. Huwag mong hayaang mutuhin ka ng nakaraan. Sige po, ma'am. Susubukan ko po. Very good. At kung hindi ka pumasa dyan, pwede kang mag-apply ng trabaho sa ibang kumpanya. Kaya mo yan. Pero ang unang step, layasan mo ang masikip na elevator na to. May magandang buhay na naghihintay sa'yo, okay? Thank you, ma'am. Isang misyon agad na nagawa natin. Good work, Sophia. Uy, alam mo, madam, ha? In fairness sa script mo, ang ganda. Pero may maling linya dun eh, nang sasabing mabuting tao. Kasi hindi naman mabuting tao, yun yung maitim ang budhi, no? Hindi mo nga napapatulan yung sinabi ko? Of course! By the way, Sophia, please remind me to teach you lesson number 6. Lesson number 6? Ano yun? Tuturuan kita mong insulto ng tama. Nakakaawa ka na kasi. Yabang nito. Oh. Tsaka tong sekretarya mong hindi mo pinayagang mag-honeymoon. Oh, sige. Okay. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho. Check! Yung babae hindi mo binigyan ng educational loan. Naalala ka, medyo mahirapan tayo dito. Balak mo dito. Isabihin niya sa akin lahat ng hinanakit niya. Kita mo naman, madama, isang araw pa lang, pero nakarami na tayo dito sa listahan mo. Yes. Productive day. Thank you, Sophia. Alam mo, yung mga tao dito sa listahan na to, nakapag-move on na sila eh. Pero may isa akong kakilala na hanggang ngayon hindi pa rin magawa yun. Hindi pa rin niya mabitawan tong kumpanyang to, kahit kailangan na niyang mag-move on. Bakit ang kulit mo? Bakit ba inuukil-kil mo sa akin yan? Madam naman kasi, tingnan mo ah, kahit matapos natin lahat ng mission mo sa loob ng 100 days, baliwala kung hindi mo mabibitawan to, paano ka magiging handa umakyat sa langit? Talaga? Mag-a-apply ka daw sa purchasing department? Oo, qualified naman ako dun eh. Ewan ko ba kung bakit ngayon ko lang naisipan gawin to? Pasalamat ka kami, Ma'am Sophia. Bait-bait niya, no? Sobra. Titulad ni Madam Anna. Ano ka ba? Kahit naman sino magmumukhang santa kapag kinumpara kay Madam Sos. Sino yun? May taka ba dyan? Wala naman. Sino yun? Sino yun? Parang si Madam Anna. Labi naman tayo naman! Kuya, si Madam Anna nagmumulto. Sigurado ba kayo? Oo, kanina pinag-uusapan namin si Madam. Narinig namin boses niya. Nagmumulto si Madam Anna. Oo nga, guys. May nagmumulto talaga. Hindi niyo ba napansin? Namamatay-matay yung ilaw sa elevator habang pinag-uusapan natin si Madam Anna. Ay, Xerox machine nga eh. Umaatin mag-isa. Ma'am. Anong nangyayari dito? Naku, Ma'am Sophia. Si Madam Anna po, nagmumulto. Ha? Napakasama talaga niyo ni Madam. Nananahimik na nga tayo rito. Nagmumulto pa. Thank you.
Madam! Madam! Nagmumulto ka daw. Ako nagmumulto? Paano ko gagawin yun eh, nandito ko? Grabe, buti lang naawat ko to kanina. Akala ko, madam, papatulan mo yung nag-uusap-usap dun tungkol sa'yo eh. Eh, teka. Eh, ba't sinasabi nila nagmumulto ka? Malay ko. Wala namang ibang ginawa ang mga yan kundi magsismisan. Huwag napagalitan, sasamaan loob. Tama nga naman mga pinsan. Hindi pwedeng maging multo yan si madam. Kasi halimaw yan. Monster yan! I hate it! I really hate it! Madam, sandali, sandali! Relax! Relax! Paano ko gagawin nun? I just feel so helpless! Tignan mo. Narinig ko yung mga sinasabi nila tungkol sa akin, pero wala akong magawa. Dati-dati pag nakikita nila ako, nanginginig na, nangangatog na yung mga tuhod nila. Yung si Bobby, ginagawa ng Family Corporation ang kumpanya ko. Wala akong magawa. Pinapanood ko lang. Pinababayaan. Eh, madam, ganun talaga eh. Ipatay ka na eh. May mga bagay talaga na kailangan mo na lang pabayaan. Kasi meron kang importanteng inaasikaso ngayon. Bakit di mo na lang tanggapin yun? Hindi ko alam kung masasanay ba ako sa ganito. Nung nabubuhay pa ako, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Napapatakbo ko sarili kong buhay. Napapaikot ko ang buhay ng maraming tao. Pero ngayon, tingnan mo ako. Heto ko. Isang bata. Hindi ko na magawa yung mga dati ko nagagawa. Mga tao sa paligid ko, they used to be afraid of me. Ngayon, pakiramdam nila, pwede nila akong kurot-kurotin sa pisngi kahit na noong oras dahil cute ako. Madam, ano ka ba naman? Ang dami mo ngang nagagawa eh. Ako, si Bruce, si Chopet, uy, believe kami sa'yo ah. Biruin mo dun sa kumpanyang yon oh. Ang tingin nila sa akin, isang napakagaling na marketing executive. Eh, dahil sa'yo yun ah. That's exactly my point, Sophia. Itinayo ko ang kumpanya ko on my own. Pero ngayon, tingnan mo, ni hindi ako makaakyat sa langit na nag-iisa. Kailangan ko pa ng tulong mo. Tulong nyo. I feel so powerless. I feel so helpless. And I hate it! Malamang si Madam Ana yun. Kasi hindi niya talaga iwan yung kumpanya niya eh. Tay, ito po ba yung mga multo? Sabi nila, Madam, multo ka nga! Gusto kita babatiin. Tagumpay ka sa huli mong misyon. Okay na? Sinusundo mo na ako?